sí, señor, Pacheco. Señor Balita. Hola, buenos días. Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng... Anong araw ngayon, senyor? Anong araw ngayon, senyor Biner? Araw po ngayon ng... Uy, Biyernes na! Ang bilis ng araw talaga, no? Ang bilis po ng araw, senyora. Biyernes na po. Thank God, it's Friday. At syempre, andali. Hola. At si Senyor Pacheco na po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso. Hanggang alas 7 tayo ng umaga sa paghatid pa rin namin sa inyo ng mga rumerepeking mga report. Siyempre, sa pamamagitan pa rin yan na mga kagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ. Ganun din ang ating mga pakikipagpanayam sa likod ng mga pangunahing mga balita. Ngayong araw na ito ng Biyernes, thank God. Hindi ba mukhang Biyernes Santo ang mukha natin ngayon? Hindi ah. Marami ah. Maraming tumaas eh. Maraming nagmahal. Maraming nagmamahal ngayon ha, senyora. Maraming nagmamahal na kailangan natin isaalang-alang po ngayon. Naku, talaga din naman. Pero ang maganda rito, mukhang magmumura. Nagmura po nitong nakaraang linggo ang ating petroleum products at inaasahan natin na magmumura pa rin next week. Ba, magandang balita yan, ano? Sipin mo nga yan, ang balita natin maganda pag nagmumura, pero pag nagmamahal, ayaw natin ang balitang yan. Pero yung pagmamahalan natin sa loob ng pamilya, huwag natin aalisin yan, ha? Kahit na tayo ngayon ay nasa gitna ng sangkatutak na pagmamahalan ng mga pangunahing mga bilihin. At syempre, tahan na, senyora. Magandang umaga po, buenos dias, magandang tanghali. Hindi, mamaya, mag-uunang batiin muna yung ating mga amigos at mga amigas dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Batiin muna natin yung lahat ng mga kababayan natin sa buong Islas de Pilipinas. Marhay nga aga. Ayan, para po sa mga taga-Bicol, maayong buntag. Ayan, maayong buntag sa lahat po ng mga kabisayan natin sa Kabindanawan. At maayong aga. Ayan, at ano ba? Nga adlaw, kada kayo amin. Ayun. Pwede nakalimutan mo pang Ilocano mo, senyora. Eh, siyempre, kailangan natin. Naimbag nga bigat. Nga pala, naimbag nga bigat. Ilocano nga pala ito si... si Drew. Naimbag nga bigat. Talagang napakabigat ng dinadala po ng sambayan ng Pilipino dahil po sa epekto ng gera ng aking Chuputin dyan po sa Russia, senyora. Mukhang hayo humaglubay at mukhang naninindigan pa rin po siya sa kanyang pagkikipag, sa kanyang paglusob dyan po sa Ukraine, ha? Mabigat na balita po yan. Talagang tubigat. Naimbag na bigat. Mabigat po ang bibigat, ang problema ang kinakaharap ng sambayan ng Pilipino. At siyempre, magandang umaga, buenos dias sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas sa iba't ibang panig ng daigdig. Siyempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang ating gabi, magandang merienda, magandang ating gabi, magandang madaling araw, magandang, wala na, tanghali. Ayan, sa lahat po ng mga amigos at mga amigas natin sa buong sa buong mundo, sa iba't ibang panig po ng daigdig. Marami pong salamat sa inyong pagtutok sa amin dito pa rin sa ating Senyor Balita. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Entra sa ating andare na mga Romero Peking mga balita dito pa rin sa Senyor Balita. Inaasahan po natin ang mga nagmamahalan. Mga nagmamahal ng bagay, ha? Mga asukal, manok, baboy, bigas at gulay. Yan po ang mga inaasahan natin itong mga araw na ito, mga darating pa. Dahil tumaas na naman po ng 2 piso ang presyo ng kada kilo ng asukal sa mga palengke ngayong linggo. Nako, talaga din naman. Ayon po sa mga retailer, asahang magtutuloy-tuloy ang pagmamahal. Ang ganda naman ng pagkakasalita ko eh. Nang pagmamahal sa atin ng asukal ngayong Hulyo dahil sa patong-patong na mga biyahero sa transportasyon. Ha? Ng mga biyahero na yan. Daming patong eh. At aabot na po sa magkano? 67 pesos ang kada kilo po, senyora, ng was at brown sugar o segunda, habang mahigit 90 pesos na
ang kada kilo ng refined sugar o primera mano sa mga pamilihan. At ipinayag naman ng United Sugar Producers Federation of the Philippines o USPFP na patuloy na tumataas ang presyo ng mga pamilihan dahil hindi umano nakatulong ang importasyon ng asukal ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Eh, wala, natahan na muna, senyora. Talagang ganyan eh. Noong nakalipas na buwan, nag-angkat po kasi ang SRA ng 230,000 na metric tons ng asukal. Pero para mapunan sana yung kakulangan sa supply. Gayunman, nilinaw po ng USPFP o President Manuel Lamata na eksklusibo lamang ibinigay yung 4 milyong bags ng imported na sugar sa industrial sector, partikular na po sa mga beverage manufacturer sa halip na sa mga consumer. Kaya mas importante sila kaysa sa atin. Ha? Kaya medyo tayo ang makakaranas ng pagmamahal na ito ng mga kailangan ng mga senyora ko na asukal. Balita. Siyempre kasama pa rin natin si Piyok. Piyok, sample nga dyan, Piyok. Ayan si Piyok. Yan, yan po nanggigising sa atin sa umaga. Siya po magbibigay sa atin ng oras. Okay, Piyok, oras natin. 9 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita. At nakaamba rin. Uy, hindi ha. Nakaamba po. Hindi ho magmamahal ito ha. Ito ang maganda. Ito ang magmumura. Kanina ho nagmamahal ha. Ito po ang magmumura ulit. Nagmura na ito noong nakaraang linggo, ha? At ngayon po ay magmumura ngayong darating na linggo. Ang alin? Ang mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Palakpak! Palakpak naman dyan! Palakpak na! Palakpak! Ayan eh. Ayan, ha? Magmumura eh. Ayan, magmumura po sila sa darating na linggo, senyora. At bate sa unang 3 araw na trading sa world market, mahigit 3 pesos na kada litro ang ibinagsak ng presyo ng imported diesel, gasolina at kerosene. Sa tansya daw po ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng may kalakihan. Aba, ayan ha, maganda to ha. Magandang balita po to sa mga senyora ko. Medyo posibleng may kalakihan ang price na mumura. Ayan ha, yung presyong magmumura. Ayan, pero ibabawas pa rito yung premium at paghina ng piso kontra dolyar. Ngayon man, hindi pa niya matiyak kung magtutuloy-tuloy ang tapyas presyo ng mga susunod pang linggo. Sana tuloy-tuloy. Kasi kaya lang po nangyayari ito, senyora. Dahil lockdown po ang China. Sipin mo? Alam mo, Engineer Benner? Kaya tayo bumaba po yung gamit ng China dahil nag-lockdown sila dahil sa COVID. Kaya mag-ingat po tayo, ha? Isipin nyo, China. Naghinto ng kanilang produksyon dahil sa COVID, sa kanilang pagtatrabaho, kaya epektado din ang industriya ng buong mundo kasama na ang Pilipinas. Lang ang masakit. 11 minutos na po, baka lipas ang alas 6 ng umaga. Okay, maraming salamat, Piyok, at lumagpak na sa 56. Nako, eto na masakit eh. Lumampas na po, lumagpak na, bagsak na. Anang 56 pesos kada dolyar ang halaga ng piso na pinakamababang level nito sa nakalipas na halos 17 taon, senyora. At sa gitna ito ng pinangangambang presyasyon o paghina ng economic activity, kaya't unti-unti pong pumapanig ang mga investor sa US dollar na ligtas umano sa global recession. Nako, nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56.06 kahapon kumpara po sa 55 pesos 67 centavos noong Miyerkules. Kaya po, ito ang mabagat, ito ang masakit, ito ang hindi natin matanggap, pero wala po tayong magagawa. At dahil po ngayon, dahil sa pagbaba at pagbagsak ng piso natin, ang piso ninyo ay ang halaga na lang 80 centimos. 80 centimos na lang, senyora, ang halaga ng piso natin. Kaya pagbibili kayo, hindi na ho piso. 80 centimos lang ang katumbas ng piso natin dahil sa paglagabak ng piso laban sa dolyar. Balita. Piyok, oras, Piyok, oras. 12 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga. Samantala,
Ito po mabigat, dumepensa po yung pamunuan ng Mondenisin sa ulat na mayroon daw pong sangkap na ethylene oxide ang kanilang mga Lakimi products. Ito mabigat dito, senyora. Ha? Medyo mabigat na po yung kalagayan ng kabuhayan natin, tapos kumakain pa tayo na may problema. Ha? Nakakain pa natin, may lason, hindi natin alam. Yun ang mabigat dito. Ha? Ito po naman ay natuklasan lang sa ibang bansa. Ang mabigat dito, masakit dito sa sambayan ng Pilipino. Ang masakit sa atin, sa mga senyora ko, ang nakapag-alampad taga-ibang bansa habang kinakain natin itong Lucky Me. Yung pala, hindi pala tayo mapalad dito sa Lucky. Ha? Pinangalanan pang Lucky. Hindi pala tayo mapalad. At nagpalabas po sila ng safety warning. Yan ang inira po ngayon. Ngayon kayo nagpalabas ng safety warning. Hindi ko namin alam, ha? Dahil kasunod ito na nagreklamo, hindi bibitsuging mga bansa ito, ha? Ireland, Malta, at France. Ang France, may isahan natin sa mga Philippine Instant Pancit Canton. Yan ang hilig natin eh. At noodles na nasa kanilang bansa matapos makitaan ito ng naturang nitong chemical na ito. Kung tawagin po yung chemical ay ethylene oxide. Ang ethylene oxide po ay isang uri ng pesticide. Nilalagay lang ho yan ng mga magsasaka natin eh. Ginagamit yan ang magsasaka sa bukid eh. Pero inilagay po yan, nakalagay daw po yan sa loob ng kinakain nating Lucky Me. Di umano ha. At hindi daw autorisadong gamitin sa mga pagkain sa European Union. At ang paglilinaw po ngayon ng Mondenisin ay hindi nila dinagdag sa kanilang produkto ang nasabing chemical dahil ginagamit lang ito sa treatment ng spices, seeds para makontrol ang pagdami ng mikrobyo sa mga produktong pang-agrikultura. Bari ding nasa sangkap na ito ng produkto bago pa ito bilhin ng pabrika. At tiniyak naman ng kumpanya na lahat ng kanilang produkto ay rehistrado sa FDA. No ngayon, kung FDA din, ako rin, hindi duda rin ako sa FDA minsan. Ha? Iyan po ang ilan po sa mga dapat isa ho yan sa pinagdududahan ni Juan de la Cruz eh. Dano sa Food and Drug Administration. Yan po ang dapat linisin din ng ating ng bago nating pamahalaan. Ha? Sapagkat marami dyan ang lumulusot. Pera-pera lang ang labanan. Pwede yung makalusot ang pagkain. Sa bagay, si Juan de la Cruz lang naman ang kakain. Sino si Juan de la Cruz? Kayang-kaya naman natin na paikutin si Juan de la Cruz. Iyon nga lang. Kawawa po naman tayo ang kawawa rito, senyora. At ang sumusunod sa local food safety standards at sa US FDA standards for ethylene oxide. Madaling salita, talagang ginagamit ba ito? Ginagamit ba ito? O meron talaga tayong FDA standards? Anyway, yan po ay dapat pagukulan ng pansin ito dahil kawawa po sapagkat lalo na ito'y ginagamit sa lalo na ng mga pagbibigay natin ng ayuda. No, di ba, Engineer Benner? Bawat ayuda natin, meron tayong pansit canton, meron tayong noodles. Hindi nawawala yan. Lalo na pag may mga kapag mayroon tayong mga nalikas na problema, bagyo, may lindol, syempre tutulong tayo sa mga dinala diyan sa mga yung mga nililipat natin, nililikas natin mga kababayan natin. Syempre pupunta yan sa mga evacuation center, pag sumabog ang bulkan. Isipin nyo, hindi nawawalan ng noodles. Na importante, pero ngayon ang masakit dito, dapat pagkukulan ng pansin ito na di umano ay meron itong ethylene oxide. Pero sabi ng Lucky Me, lucky po naman kami, lucky, sana po lucky kayo ha, at lucky po sana ang inyong sinasabi, at sana po mapatunayan na totoo ang inyong paliwanag dito, sapagkat ang dami po mga Pilipino ang hindi natin alam na may mga sakit na ngayon dahil dyan nakalagay na yan na problema nating ethylene oxide sa tinatawag nating itong produkto ng pancit canton at noodles na kadalasan ipinamimigay natin bilang ayuda sa mga kawawang mga Pilipino. Senyor Balita. Magbabalik po kami, sandali lang senyora. Magbabalik ko ang ating palatuntunan ng Senyor Balita. Pagalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala, Philippine Standard Time, piyok, oras! 17 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita. Balita. Senyor Balita. 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 Dali. At patuloy pa rin tayo sa pag-atid ng mga Romero Epeque mga balita at siyempre mga Romero Epeque pa rin mga issue at report mula sa mga kagabay natin na bumubuo ng reportorial team ng DWIZ, ganun din po ng ating IZ TV sa
Siyempre po sa buong Islas de Pilipinas. Oras natin, 19 minutos na, senyora. Makalipas po ang alas 6 ng umaga. Maraming salamat, Piyok. Maraming salamat. Maraming salamat. At ito po, kinumpirma ng Department of Health na iniimbestiga na po ng FDA ang ulat na may hanong kemikal na ethylene oxide. Dapat din, iniimbestiga nyo rin ang FDA. Ako, para sa akin, iniimbestiga nyo rin ng FDA, ha? Baka, kasi minsan, nagkakaayos din dyan, eh. Nagkakaayosan dyan daw. Yan ang mga naririnig ko lang, ha? Naririnig ko lang naman yan. Kaya pwede na rin, kung iniimbestiga nyo ng FDA, itong mga pagkain ito, dapat imbestigahan nyo rin at magkaroon ng overhauling dyan sa FDA. Ha? At dapat, ewan ko kung sino mapipiling na bagong DOH natin. Ayon po kay Health Undersecretary Maria Rosario Bergere, wala pa silang hinaharang, wala ang hinaharang na produkto sa bansa dahil biniberipika pa ang ulat at kumukuha rin sila ng karagdagang detalye sa produkto, sa naturang produkto. Isipin nyo yan, hindi ko alam eh. Paano nakakalusot yan eh? Ang paano ba yung FDA? Yun ang gusto kong malaman. Yung FDA ba, limbawa, mag-apply ka. Di ba ganun lang? Okay. Ang ipipresent mo lang naman, dokumento dyan eh. Ang pagkain ba ang pinipresent natin sa FDA? Yung produkto ba o yung dokumento? Yun ang tanong lang ni Senyor. At tanong din ng mga kababayan natin. Di ba, ang sinusubitin nyo lang sa FDA na ina-approve nila ay dokumento? Hindi naman ang pagkain eh. Hindi na po yung produkto ninyo. O isipin nyo, ethylene oxide, isang uri ng kemikal na nagdudulot po ng pananakit ng ulo. Isipin nyo yan. Pagduduwal o pagsusuka, ang akala nyo, naglilihi kayo. Yung pala, nakakain na kayo ng ethylene. Wala kayong kamalay-malay, di ba? O, nagsususuka, nagduduwal. Ito, mabigat dito. Nag-e-etsas. Nag-e-etsas. Hirap sa huminga. Pagkahilo, panghihina, ayat, skin burns, ang dami, frostbite, maliban pa sa tinatawag na reproductive effects nito. Kaya po nakikinig siguro sa atin ang ating bagong pamahalaan, ang dapat siguro natin isaalang-alang dito sa FDA, sa Food and Drug Administration natin, hindi po, ang dapat magkaroon ng tinatawag na, hindi ko lang alam, ha? Ako wala rin akong idea, correct me if I'm wrong, na yung bang FDA na check nila lahat ng ginagawang pagkain, yan. Kasi sabi nila, nagdaan sa FDA. Ang alin ang nagdaan sa FDA? Yung ginawang pagkain o yung dokumentong isinumitin nyo na inaprobahan ng FDA. Yun ang gusto natin liwanagin dyan, senyora. At minsan nga dyan, nagkakatalo pa yan. Teka, may problema rito. May problema dyan. May problema rito. Bakit wala rin ito? Walang ganyan. Dokumento lang ang tinitingnan. Ang pagkain, tinitikban ba ng taga-FDA? Tinitingnan ba ng FDA yan? Meron ba tayong equipment para ma-check yung pagkain na binebenta natin bago ilabas sa mga ang produkto sa ating mga consumers? Yun ang tanong ng Senyor Balita. 22 minutos, senyora, makalipas ang alas 6 ng umaga. Siyempre, tuloy-tuloy pa tayo. Balita! Ngayon pong araw na ito, nakapagdala ang Department of Health ng 1,936 na bagong nahawa sa COVID kahapon, ha? Kahapon po ito, senyora. Wow, ha? Ibig sabihin, hindi po tayo talaga ligtas sa COVID-19, senyora. At eto na nga, meron pa tayong dengue, ha? At sabay-sabay na po yan. May bagyo pa tayong darating, ha? Mukhang may bagyo, hiyas, ha? Dalawang bagyo po ang inaasahan natin. Kaalis lang ng dalawang bagyo, si Mang Caloy at saka si Mang Doming. Si Mang Doming ba natuloy? Kaya ngayon, eto na naman tayo. May COVID, ang COVID pa rin na hindi pa rin ho nawawala. Actually, to be frank, English ka, senyora. Para po sabihin ko sa inyo ang totoo, problema ho na, malaking problema po ang COVID-19 ngayon sa isang malaking bansa na kagaya ng China. Isipin nyo. At mabuti, nakakabuti sa atin na nag-knockdown sila dahil sa COVID-19. Alam nyo ba yon? Kaya ho, nagmumura ang ating petroleum products, nabawasan po ang malaking paggamit ng gasolina o ng krudo o ng langis ng mga taga-China. Dahil sila po ngayon ay naka-lockdown, hindi po gumagana ang industriya nila. Hinihintay nilang mag-zero ang resulta ng kanilang pagsirit ng kanilang COVID-19 na nararanasan po ngayon sa China, senyora. Kaya pasalamat tayo, nagka-COVID sila.
Eh, yun po problema. Yun ang bentahan natin. Masalamat tayo, nagka-COVID sila, nag-lockdown sila, bumaba ang langis natin. Nakita niyo? Ah, ganun. Oo, nakita niyo yung epekto? Ibinin niyo? Eh kaya nga, ang panalangin ng iba, sana hindi na maalis ang COVID. Sus, eh pag hindi naman, no, pag hindi naman nag-zero o hindi bumalik sa normal, ang kalagayan po ng China, medyo may problema rin tayo. Sapagkat ngayon po, nagiging problema natin, ang lahat ng industriya naka-hold, naka-control ang industriya natin. Sapagkat karamihan po ng mga ginagamit pala ng mga kagamitan sa industriya sa buong mundo, nanggagaling po sa China. Eh, ngayon hindi kumikiro sa China, lockdown. Epektado din ang ekonomiya natin. Talagang kahit saan, wala tayong saan pupuntahan, no? Iba talagang kalagayan sa China, no, Engineer Benet? Ang mukhang kontroladong kontrolado niya ang buong mundo. Isipin niyo yan. 24 minutos, makalipas ang 6 ng umaga. Senyor Balita! Samantala, pumalo po ng 70.8 million Pilipino ang fully vaccinated. Dapat naman, ha, sa COVID-19. Ayon po ito kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere. Kasama po sa bilang ang 9.3 million na kabataang edad 12 hanggang 17 at 3.6 million na edad 5 hanggang 11. Pumalo na rin sa mahigit na 15.2 million na individual ang nakatanggap ng unang booster dose, habang 895,000 healthcare workers, senior citizens, immunocompromised at mayroong tinatawag na comorbidities o ang nakapagpaturok na ng ikalawang booster shot. Senyor Balita! 25 minutos, senyora. 25 minutos, Piyok. 25 minutos. Makalipas ang alas 6 ng umaga. Samantala, meron muna tayo tatanggaping report. At sandali-sandali lang, tignan natin muna yung report ni Gilbert Perdez. DWIZ Patrol Report. Resiliency Hours, inilunsad daw po ng Office of Civil Defense. Alamin nga natin ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Gilbert? Ilunsad na ng Office of Civil Defense ang una sa serye ng mga webinar na pinamagatang Resiliency Hours bilang bahagi ng pagdiriwang National Disaster Resiliency Month ngayong buwan ng Hulyo. Ang Resiliency Hours webinar ay masusubaybayan sa FB pages ng OCD at ngayon din ng NDRMC tuwing Huwebes, kung saan tatalakayin ang iba't ibang paksang may kinalaman nga sa pagpapababa ng epekto o posibleng epekto ng mga panganib o sakuna. Alinsunod dito sa tema ng National Disaster Resiliency Month sa kasalukuyang taon na sambayan ng Pilipino nagkakaisa tungo sa makatatagan at maunlad na kinabukasan. Umaasa naman ng NDRMC na sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad ay lalawak pa ang kamalayan ng mga tao sa pagtugon sa mga sakuna. Patrol 13, Gilbert Perdez, nagpula para sa impilang may todong lakas. Senyor Balita! Maraming salamat. Muchas gracias, Senyor Perdez. At nag-edit sa ating orasan, 27 minutos na po. Makalipas ang alas 6 ng umaga. Andali. Tuloy-tuloy na tayo sa pag-atid pa rin namin sa inyo ng mga Romero Peking mga balita. Dito pa rin sa Palatuntunang. Senyor Balita! Si Senyor Pacheco pa rin po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso hanggang alas 7 ng umaga. At siyempre, mararanasan po sa ilang bahagi ng bansa ang tinatawag na La Nina phenomenon hanggang sa katapusan po ito ng taon. Pag sinabing La Nina, anong ibig sabihin, Engineer Benair? Puro ulan ito. Panay ulan tayo, ha? Saka, kaya sigurado, panay baha tayo nito. Panay baha, panay bagyo. Kaya, marami tayong paghahandaan, ha? At maraming hamon talaga ang napaparap ngayon sa bagong administrasyon, sa pangunguna po ng ating Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon po kay PAGASA Administrator Undersecretary Vicente Malano, maapektuhan po nito ang ilang bahagi ng Mindanao, Eastern Visayas, Central at Eastern Luzon. Ang mga pagulan naman ay dulot ng low pressure area ang mararanasan sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, lalo na po sa Cagayan de Oro. Maliban po sa mga nabanggit na lugar, kalat-kalat na pagulan din ang mararanasan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, Central Philippines, Bicol Region, Palawan at Mindanao dahil naman sa LPA na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone. Senyor Balita!
29 minutos, senyora, makalipas ang alas 6 ng umaga, samantala yung pong namahagi ng financial assistant ang Manila LGUs para po sa mga mag-aaral na kabilang sa mga indigent families dito po sa San Andres Sports Complex. Ayon po ito kay Asuncion Refugoso, pinuno ng Manila Social Welfare and Development o MSWD. Abot po sa 674 na estudyante ang nabiyayaan ng TIG 5,000 financial assistance mula sa pamahalang lokal. Kailangan na rin din yan kahit pa paano. Kaya lang, ang katumbas po ng piso nyo, ulitin natin ha, 80 centimos lang, senyora. 80 centimos dahil po sa inflation. At dahil dito, umabot na po sa kabuuan 3,370,000 piso ang naipamahagi ng Manila LGUs mula sa iba't ibang distrito ng lungsod sa ilalim ng kanilang Educational Assistance Program o EAP. Layunin po nitong naturang programa na matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral na nabibilang sa marginalized families sa naturang lungsod. Sana all. Senyor Balita! Magbabalik po kami, senyora. Magbabalik po si Senyor Pacheco. Magbabalik ang Senyor Balita sa pag-atid pa rin namin sa inyo ng mga Romero Peque, mga report mula sa mga kagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ. Ganun din po ang aming pakikipagpanayam sa likod ng mga pangunahing mga balita. At siyempre pa, ang ating ilang mga paalala, makalipas po lamang ang ilang sandali. Philippine Standard Time! Salamat, Piyok. Ganap na ka na sa 6:30 ng umaga. Balita! 33 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga. Yes, nasaan yung sinasabi ko? Yes. Wala pa? Okay, mamaya po. At antabayanan po ninyo at maghahatid tayo pa rin ng mga Romero Peque mga report at Romero Peque mga balita. At siyempre yung mga pagbati natin. Salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa amin sa ating palatuntunan, Senyor Balita. Salamat po lalo-lalo na po sa lahat ng mga kababayan natin sa buong Islas de Filipinas na nakatutok po sa amin at gising na sa kabila ng ganitong oras na ito. At siyempre, lalong-lalo na rin po yung mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng daigdig na nanonood namin sa iba't ibang oras at iba't ibang araw. Biro mo, may nanonood dyan ng alas 10 ng gabi, may nanonood ng hating gabi, madaling araw, may merienda, may tanghalian. Ang hirap din, no? Mahirap din, di ba, engineer? Napakahirap din. Pero marami pong salamat. Muchas gracias. At sa kaibuturan po ng aming puso, nagpapasalamat po ang buong staff ng DWIZ sa inyong walang pagsawa sa napagtutok sa aming palatuntunan. Lalo-lalo na sa pamamagitan ng mga nanonood doon sa amin sa YouTube at ganun din po sa Facebook at ganun din sa ating TV, sa IZTV. Ayan. Oh, yeah. Ayan. At ang piso natin, gaya na sinabi ko sa inyo, 87 centimos lang ang katumbas ngayon. At ang mabigat dito, umakyat po ang unemployment rate. Ibig sabihin, walang otra ba? Umakyat. Kaya lang, konti lang naman ha. 6% lang. 6% lang ito. Ito ang bubungad gagad kay Secretary Benvenido Loguesma. Ha? Ito bago nating, siyempre, bagong presidente, bagong administrasyon, bagong pamunuan, bagong gabinete, bagong problema. Yan ang hindi maiwasan natin eh. Kaya nga na dyan yan eh. Dahil kasi bagong problema ang kakaharapin yan. At tingnan natin kung paano aayusin lahat yung problema na yan at paano mapagtutugba-tugba ang mga problema ngayon. Tumas po yung ating walang otra batch sa 6% noong May 2022. Ibig sabihin, ito pong nagdaang Mayo lang. At ayon po ito sa Philippine Statistics Authority o PSA, sumampa sa 2.93 million na Pilipino ang alaus. Engineer Benel, alaus otra batch. Tambay sa kanto. Ang papangit. Yan ang mga salita dyan eh. Yan ang pang Pilipino-Pilipino. Tambay sa kanto, alaus o trabats. Mas mataas ito raw kumpara sa 5.7% katumbas ng 2 million o 2.76 million na Pilipino na nawalan ng o trabats noong Abril. So, buwan lang ang pagitan, ha? Buwan lang po ang pagitan nito, senyora. At nasa 14.5% naman ang merong sweldo, may trabaho nga, may otra batch, pero kulang. Hindi magkasya. Hirap na pag-ugpungin yung magkabilang dulo, ha,
ng pamumuhay. Ang hirap eh, ng panggastos natin. Dalan, nagtataasan po, di ba? Nagmamahalan nga eh. Nagmamahalan ang mga bilihin, ang mga pangunahing bilihin, ang mga pangunahing pangangailangan natin, nagmamahalan, senyora. Eh, pagkatapos, eh, may otrabats ka nga, hindi naman umaabot, ayaw umabot, hindi mapagkasya. Yan ang dapat, ang daming isa sa anang-anang natin ngayon. Hindi lang yan, dapat nga, sabi nga natin, bagong pamunuan, bagong pag-asa. Yan eh, yan ang punto ron. Eh, siyempre, kailangan dito, tulad ng palagi sinasabi, sa tuwing mayroong mauupong bagong leader, hindi natin maiiwasan yan, ito'y hindi, siyempre, sasabihin nila, hindi natin kakayaning mag-isa yan. Totoo naman yun. Hindi nila kakayaning mag-isa yan. Kailangan ang tulong-tulong, ang pagkakaisa, at siyempre, ang pakikipag-ugnayan ng mamamayan. Dapat yon. At dahil dito, sa pamamagitan po ng radio o sa pamamagitan ng media, eh, napag-uugpong-ugpong natin yung mga kung paano magkakatulungan dyan. Sabi nga, subukan natin nating magtiwala at huwag puro duda. Eh, pag duda agad, eh, walang mangyayari. Hindi natin maaabot ang mga, hindi natin maayos ang problema ng ito. At mamaya po, baka panayam natin ulit ang bagong secretary ng Department of Labor at para pag-usapan natin itong pagtaas ng tinatawag ng allowance otrabats, nasa 14.5% naman ang wala pong, ang may otrabats pero kulang. Kulang ba? Ay, hindi. Si Engineer Binner, hindi yun. Talagang sapat na sapat ang kita nito. At nung Mayo, mas mataas po ng 12.3% ang nung nakaraang taon. Ha? Samantala, sinabi po ng PSA na ang mga services sector ang bumubuo ng pinakamalaking bahagi ng labor force natin. Ibig sabihin, puro servisyo yan. At ang mababa, ito tinatawag natin yung sa labor force natin. Pag pinag-usapan natin ang labor force, ang pinakamababa rito ay ang agrikultura at ganun din ang iba pang mga at ang industriya. Ayan. Yan po ang pinakamababa sa sektor ng serbisyo. Nangunguna pa rin ang mga 59% ang nagtatrabaho sa 22% sa agriculture at sa 19% naman sa lugar ng industriya. At mamaya po, baka humakapanayam na natin si Secretary Benvenido Benny Laguesma. Oras natin, 39 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga. Magandang umaga po. Senyor Balita. Good morning. Mula kay Lydia Aliba Pacheco ng nanonood sa Indonesia. Sa Indonesia po ito, si Lydia Aliba Pacheco. Aliba. Si Mary Kyler, mula po yan sa Hong Kong. Ayan. Si Danilo Leonardo, Masambong, Quezon City, Ramon Abadillo. Good morning, senyor. Happy weekend. Ay, salamat naman. Watching IZTV from Santa Rosa, Laguna. Ayan, may nanonood sa atin sa TV. Maraming salamat, ha. Nakita nyo ang kapangitan ni Senyor Pacheco, ha. Nakita nyo ang kapangitan. Pasensya na kayo. Marites Ramos, good morning, Senyor Ray. Nelson Malinaw, nako, ito'y matyaga natin na nanonood sa Virginia, USA. At si Susan Eronimo, good morning. Annette Alegre D, maraming salamat, senyor. At Andrea Jong, buenos dias. Annette Alegre D, sino pa? Marilyn Pipito Mamiluto, mula po sa Tondo. Yan po yung mga, at syempre, yung mga patuloy na sumusubaybay sa amin dyan sa Perth, Australia, na magkapareho po kami ng oras. Eh. Magkapareho tayo ng oras sa Perth, Western Australia. Maraming salamat sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay dyan sa Perth, Australia. Maraming salamat, Saldi Vergara. Ayan, yun po yung regular naming listener. At saka yung pang mga Mercado at De La Cruz family, dyan po naman sa lugar ng Malhakan, May Kawayan City. Malhakan, May Kawayan City. 40 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Samantala, nakahanda na po ang mga miyembro ng Private Hospital Association of the Philippines para po dito sa posibleng pagdami na na-admit na COVID-19 patients, partikular na po yung mga severe at critical ngayong buwan. Ayon po kay PAPI President Dr. Jose Rene De Grano, ang tangi nilang limitasyon ay ang posibilidad na kakulangan ng mga healthcare worker. At batay po sa datos ng Octa Research Group, 7 lalawigan na po ang may higit 10% positivity rate at patuloy na tumataas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya wag tayo maging kampante. Ingat, ingat. Alalahanin nyo sa China, sumirit po ulit
ang COVID-19. Kung sumirit sa malaking bansa na kagaya ng China, bahay lalong hindi sumirit dito sa Pilipinas at magkaroon tayo ng problema na naman sa karagdagang kawalan ng otra bats. 31 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. At syempre, sabi ko nga sa inyo, umangat nga yung walang ultra bats. Katapos, magdadagdag pa yung COVID-19 ulit. Pag yan ay naging hindi natin na iwasan, marami na naman na madadagdag ng walang ultra bats dito sa Islas de Pilipinas. Kaya paalala lang po namin, huwag maging kampante. Paulit-ulit namin na pinalalahanan ng lahat ng mga amigos at mga amigas natin. Ngayong araw na ito ng Biyernes, thank God it's Friday, ikawalo ng buwan ng Hulyo, at ito po ay siyempre kapag ganitong araw ng Biyernes, thank God it's Friday, at sa susunod na mga nagpapasalamat kami sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa amin mula nung Lunes hanggang araw ngayon ng Biyernes. Ito pa rin ang palatuntunan. Inyong balita. Samantala, hinamon po ng isang grupo ng mga commuter si Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na sumakay. Pinasasakay kayo, Secretary, ha? Pinasasakay nyo si Secretary Jaime Bautista. Alam nyo, sanay sumakay si Secretary Bautista sa aeroplano. Eh, dati galing sa Philippine Airlines, eh. Kaya ngayon, pinasasakay naman siya sa MRT3 sa rush hour, ha? Ang gusto, rush hour, para manaman ang sitwasyon ng mga pasahero. Mabigat din itong hamon ito. Wala tayong magagawa. Talagang ganyan, eh. Ganyan, no? Maraming hamon ang napapaharap ngayon sa bagong administrasyon na dapat nilang malaman at dapat nilang mapagtunan ng pansin. At kasunod ito, nang bigla ang pagbisita at pagsakay ni Bautista sa mga nung Lunes, ha, kung saan kanyang ininspeksyon na po ang mga istasyon, particular na ang Kamuning, Show at Top Stations. Ayon po sa The Passenger Forum convener Prime Murillo, maraming pasahero ang umaangal dahil daw po sa tagal. Dahil daw sa tagal at haba ng pila. Lalo na kapag dumadagsa na ang mga pasahero sa kada istasyon. Hindi maiwasan yan, eh. Alam nyo, kahit na saan bansa kayo magpunta, lalo na sa Japan, nako, eh, isipin nyo, sang rekwa. Ibig sabihin talagang dikit-dikit ang tao, ha. Lalabas, dikit-dikit. Papasok, dikit-dikit din ang mga tao sa tren, ha. Sa Japan, pag oras na na, kaya parehong-pareho lang po. Kaya lang, ang nararapat dito sa atin, medyo kailangan may konti tayong disiplina at konting haba ng pasensya. Yan ang kailangan mo rito, eh. Dahil tulakan yan, eh. Tulakan yan. At yun nga lang, masyadong sensitibo ang mga Pilipino. Pag natulak, hoy! Yan, away na agad. Suntok ka na. Huwag naman. Kaya dapat pare-pare tayong merong magdadala tayo ng mahabang pasensya. Ayan. At kasunod dito ng pagbisita po ni Bautista, ayon nga po rito, dapat tingnan ninyo, Mr. Bautista o Secretary Bautista, kung gagano daw po ang problemang kinakaharap ng ating mga mananakay. Yung tagal, yung haba ng pila, lalo na kapag dumaragsa ang mga pasahero sa kada istasyon. At sinabi po ni Murillo na dapat makita ng opisyal ang nararanasan sa araw-araw ng mga mananakay sa loob ng tren tuwing rush hour o oras kung kailan dumadagsa at marami ang sumasakay. Senyor Balita! Kung hindi natin makuha si Secretary Benny Laguesma, mamaya po ay baka bukas kung makuha natin. Anyway, andyan na pala. Ay, akala ko wala. Akala ko hindi pa natin nagigising, eh. Okay, Secretary, magandang umaga po. Buenos dias! Ray, buenos dias. Magandang umaga. Kanina pa po ako gising. pasensya na. Medyo, kaya lang tumaas daw, eh. Pero konti lang. Tumaas daw yung problema natin sa... Eto kagad ng salubong sa inyo kagad, Secretary, ha? Sumalubong kagad sa inyo. Medyo nagkaroon daw po noon ng pagtaas yung employment rate natin. Ayon po ito sa Philippine Statistics Authority. Ano po ba? Alam namin na ito po ang talagang haharapin nyo sa malapit, sa pag-upo nyo. Simula pa nang maupo kayo, tiyak na ito talagang haharapin natin, Secretary. Senyor Ray, alam mo, buwan-buwan, siyempre, every quarter may lumalabas na... statistics, survey. Statistics, no? Mm-hmm. Ang una siguro na kadahilanan, na siguro malaking bahagi kung bakit tumaas ang unemployment rate, ay dahil maraming new entrants, no, yung mga nagsigraduate.
Ayun, nailog pala yun. Okay. At siyempre, dahil bagong graduate, sabik na yan na makapagtrabaho kung hindi man talaga inaasahan ng mga magulang na, anak, nakatapos ka na ng pag-aaral, trabaho na, di ba? Hanap ka na ng trabaho. Yes. Kaya pag nag-aaral ng trabaho, kasama sa sabilang na wala kang otra batch. Yes, tama ka dyan, senyor, paske, senyor Ray. Pag naghahanap ka na ng trabaho at hindi ka makakita, ay kasama ka dun sa bilang. Ayun. Na pwede nasasama sa bilang. Pero, dapat sana meron din nga pananaw tungkol sa ano bang pwedeng gawain doon. Ayun, okay. Yeah, kasi maaaring hindi sila interesado kasi sabi nila, apply kami ng apply, wala naman kami makuha ang trabaho, ganun. So, yun ang mas malaking challenge, senyor Ray, no? Mm-hmm. Paano ba makatutulong ang Department of Labor and Employment sa paghikayat ng karagdagang puhunan at siguro pwedeng mangyari yon kung ating pong mga negosyante na ngayon ay existing at saka yung mga nagmamasid kung dapat maglagak ng puhunan makakita ng direksyon tungkol sa tinatawag talaga na tunay na ease in doing business. Yung kaluwagan ba na para mag-set up ka ng negosyo, hindi ka na masyadong nahihirapan sa simula pa lamang. Mm-hmm. At bahagi niyan yung napag-usapan sa unang cabinet meeting ni Pangulong Bongbong Marcos, yung digitalization, no? Kasi kung medyo merong ganyang sistema, at yan ay inutos niya kay Secretary Ivan Uy, no? Mm-hmm. Eh medyo mababawasan yung discretion na hindi na patagal-tagal kasi pag pumasok na yung kanilang mga request for assistance, palagay natin application, no? Medyo dapat ayusin na kasi bahagi ng digitalization ay yung prompt delivery at saka expeditious services ng atin pong mga kasama sa larangan ng publiko, servisyo publiko. Aha. Lumilitaw pala na nangunguna sa atin, ano, pagdating natin sa sektor ng paggawa, nangunguna pa rin sa atin ang servisyo, no? Tama ba, Secretary? Tama yun, pero dapat sana ano yung mas matagal na trabaho kasi bahagi ng serbisyo, alam mo naman na natatapos lang ng halalan, ano? Uh-huh. So yung mga nagkaroon ng short term na engagement, uh-huh, siyempre napasama na yan sa walang hanap buhay. Uh-huh. O kaya yung pang isang kategorya, yung underemployed, no? Uh-huh. Underemployed, uh-huh, dahil maiksing panahon lang sila nakapagtrabaho. Mm-hmm. Siyempre, medyo may kalungkutan dahil umaasa sana sila na tuloy-tuloy ang kanilang paghahanap buhay. Okay. So yun dalawang pwede nating tignan na ika nga ay statistika na makatutulong dun sa pagbabalangkas ng intervention ng ayuda o pagtulong ng Department of Labor and Employment. Kasi lumilitaw, ang pagdating sa tinatawag nating sektor ng serbisyo, ang agrikultura natin 22% lang. At ang mabigat dito, yung sektor ng industriya, 19% lang. Siguro ito dapat mabigyan natin ng pansin itong industriya dahil dito mas matagal na ng trabaho rito, di ba? Tama yun, Senior Ray. Napansin mo at kung makikita natin, marami siguro nagtatanong, bakit naman kinuha ni President Bongbong yung pagiging kalihim na agriculture? Kasi kabisado niya yung problema gusto niya talagang development can be spurred, no? By renewed vigor and masusing pagtingin. Ano ba ang dapat na solusyonan na problema sa pagkatay naman ay agricultural country pa rin kaya lang yung mga natuto sa atin sa larangan ng paglilinang ng mga bukirin at sakahan, naunahan pa tayo kagaya ng Thailand at Vietnam. Kakaya, no? Oo, pero di ba, babawi naman tayo. Bawi tayo. Yun ang direksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mm-hmm. Bumawi tayo at ating atuparin yung ating mga pangarap. Mm-hmm. Sa ganun naman, bumuting kalagayan ng sambayan ng Pilipino. Okay. Sa ngayon, palapit tayo ng palapit na hindi natin maiiwasan itong tinatawag na tinatawag natin itong pagtaas ng itong problema natin ng siyempre lagi tayo nasa gitna nitong problema ng giyera ng Ukraine, di ba? At tumataas itong ating ang piso na lang natin ngayon Secretary. Kutumbas na lang po ng 80 centimos. Yung purchasing power natin. Oh. Kaya may bibili nyo lang 80 centimos sa piso natin dahil po sa nangyayari ngayong problema na gera. Siyempre, wala naman tayo sanang pakialam doon sa gera, pero epektado tayo. So, at this point, lahat ng paraan, gumagawa tayo ng programa para mapagtakpan natin yung kakulangan at pangangailangan ng taong bayan natin, lalo na yung mga manggagawa natin. At sabi nga ni Presidente, ayuda muna.
para tulong natin. Tulad ng mga maliliit na yung mga mahihirap natin mga kababayan, binibigyan natin ng ayuda through DSWD. At Department of Labor, meron din tayong mga ayuda dito tungkol sa mga yung mga nandi-displaced na mga manggagawa. Kung tawagin natin yan, tupad. Pero ano nangyari? Mukhang nagkaroon ng problema. Nabusisyon nyo ba ito, Secretary? Tungkol dito sa anomalya ng pagpapatupad ng programa sa mga displaced workers, yung tinatawag nating tupad? Tama ka dyan, Senyor Ray. No? Actually, yan ang isa sa mga unang tinitignan ngayon ng kasama ko, sa ng team na kasama ko. Aha. Kasi, hindi naman ito yung parang nagbibiro. No? Dapat kasi yung pagpapatupad ng tupad ay tama ang pagpapatupad. Ayon. Oh, kaya yan ang isa sa mga unang tinitignan. Kasi magandang programa at medyo pin-lockdown ng COA yung mga kakulangan, deficiencies na nakita nila doon sa audit ng 2021. Opo. Ano? Opo. Hindi pa kasama dyan na Senyor Ray ang 2022. Ha? Siyempre, ha? Siyempre. Tayo'y kauupo pa lamang. Pero yung 2021, tignan natin ano ba yung mga nakita na deficiencies o mga kumbaga sa findings nila na dapat maging gabay sa pagtutuwid ng pagpapatupad ng programa. At pinupuri ng COA yung mabilis, no, high rate of utilization. Pero meron siyang mga nakita na hindi lamang siguro kailangan ng bilis, kailangan siguro ay accuracy. Yes, hindi lang accuracy, dapat tama, proper yung implementation. Ayun. Yung mga kasi perang nanggagaling sa pondo ng bayan. Okay. Kaya dapat ang mga nangunungkulan sa pagpapatupad ng programa, isipin nila na sila ay merong accountability. Dapat ay yung pag-i-implementa niya, mapunta talaga doon sa pinag-uukulan o pinagla... Yun ang masakit doon eh. Yes, tama ka dyan, Senyor Ray. Medyo malungkot din ako. Kaya dito sa aming mga pagre-repaso, sisikapin namin talaga na iayos kasi ang ulitin ko lang, magandang programa. Opo. Pero kung hindi ganun ang resulta na lumalabas, nakakalungkot. Hindi naman natin naalisin yan, Secretary, kasi sabi mo nga, magandang programa at kailangan niya ng mga manggagawa. Tama ka dyan, Senyor. In fact, palalakasin pa natin eh. Yun lang, sa tulong ng ating mga mambabatas, na silang bumabalangkas ng batas, sila nag-approve ng ating tinatawag na General Appropriations Act. Sana matulungan nilang Department of Labor and Employment dahil yun naman ang kanilang mission din sa buhay, kaya sila bumabalangkas ng batas ay upang makarating sa mga dapat na matulungan, those who need it most, yung mga proyekto na kanilang ipinatutupad sa Department of Labor and Employment. At ito naman ang aming commitment, titiyakin namin na makakarating doon sa mga dapat na mga benepisyaryo. Opo, alalahanin natin kasi dahil hindi naman natin maiwasan at sabi nyo nga, sabi ko nga kanina, hindi naman tayo, wala naman sana tayong pakialam sa gera, pero dahil sa gera yan, epektado tayo ng krisis, ng inflation at lahat ng paraan ginagawa natin at sana naman mailagay natin ito sa tama at sa at kapakipakinabang para sa mga dapat na makinabang dito. Yun ang dapat na mangyari. Tama ka dyan, Senyor. Malayo tayo doon sa Russia at saka Ukraine, no? Pero ang kanyang pinsala maabot sa atin kasi maraming mga produkto na medyo tayo ay umaangkat. At yan ay kasama na dyan yung fertilizer na ginagamit ng ating mga magsasaka. Okay. Na medyo tumaas ang masyado ang presyo. Hindi man lang yan. Hindi lang yata dumoble, no? Bukod sa hindi lang dumoble, mahirap ang makakuha ng supply, no? Yung mga produkto na inaangkat natin ay nakakaapekto. Pagpalagay natin sa paggawa ng tinapay, mga basic na pagkain ng ating mga pangkaraniwang manggagawa at pamilya. Opo, kasama pa nga tayo dyan, Senyor Ray, na mahilig sa tinapay, di ba? Siyempre. Kaya ang punto rito, lalo nga, alam mo Secretary, nagulat lang ako na bumaba yung langis natin. Bumaba yung langis natin dahil nag-lockdown ang China. Oo. Dahil bumaba yung pangangailangan nila ng langis. Tama? Naepektuhan tayo na nagkaroon naman tayo ng langis. Ang problema naman natin, epektado naman yung labor force natin sa industriya. Dahil nakahinto ang mga trabaho ng mga industriya dahil hindi nanggagaling pala lahat pala ng mga pangangailangan natin sa industriya nanggagaling naman pala sa China.
dahil hindi nga sila nakakapagtrabaho, dahil stop, eh, epektado naman ang industriya. Yan ang problema. Tama ka dyan, yung supply chain na tinatawag. Yun, yung supply. Tinamahan, no? Tama yung sabi mo, halos lahat ginagawa. Di ba, meron nga biro, God created the world, all the rest is made in China. Pero diba? Pero totoo po yan, ha? Totoo po yan kasi inaamin ng mga Pilipino yan, na nagulat nga lang ako, itong sasakyan ngayon, nakatenga dahil hindi ho nila makakuha ng spare parts na landon pala sa China. Eh naka-lockdown, yan ang problema natin. Tama ka dyan. O di, epektado din ang paggawa. Tama ba, Secretary? Tama, kasi kabit-kabit eh. Kabit-kabit talaga. Merong chain reaction doon sa phases ng operations. Uh-huh. Maaaring nakakuha ka ng isang parte, uh-huh, pero yung mga susunod na kailangan para makakuha ka, wala naman. So, uh-huh, hindi na naman ang trabaho. Kaya nga, alam mo, uh-huh, kami sa Department of Labor and Employment, alam, uh-huh, namin na maraming mga hamon at saka ganyang klase sa suliranin. Pero, uh-huh, kami naman ay umaasa na ang ating manggagawa sa kanamumuhunan bibigay ng kaunting pag-unawa, mm-hmm, lubos na pagtulong, okay, at operasyon. Kasi halos tapos na yung aking consultation sa employer sector. Tapos na ang tripartite nyo, Secretary, ha? Yun talagang isusulong natin. Kasi mas maganda yung meron talagang tinatawag na consensus building, joint problem solving, at mm-hmm, may ownership, mm-hmm, ang mga manggagawa, mm-hmm, sa pamamagitan ng kanilang mga leader at, mm-hmm, ng puhunan ng mga employer sa pamamagitan ng kanilang mga leaders din at organisasyon. Mm-hmm. At kami sama-samang mayroong mga commitments. Siyempre, kailangan natin yung konting sakripisyo sa bawat isa, pero ang aming pinaabot na mensahe din sa employers group na nakausap namin kahapon kasama ng aking team, sana kung tayo hihiling ng sakripisyo na naman sa mga manggagawa, yung mga pakinabang dapat sana ay maibahagi din natin sa kanila. Kasi siyempre kung mayroong mga gagawin na hakbangin, may pains yan, no? Definitely. Pero after that, dadating naman yung biyaya, yung pakinabang. Huwag tayong maging maramot sa pagbabahagi. Kasi ayan, katulong natin sila sa pagmamalasakit na patuloy na umunlad yung operasyon ng kumpanya at sana makalikha ng karagdagang trabaho. Kasi ang bulk ng ganyang klaseng pagsulong, manggagaling sa pribadong sektor. At natutuwa ako, Senyor Ray, mm-hmm, na medyo maganda, bukas ang kaisipan ng atin pong mga namumuhula. Salamat naman at sana naman at magkaisa-isa talaga at at least makita natin talaga, sabagat alam natin mabigat na hamon itong kinakaharap ng bagong administrasyon, sapagkat nandito kayo ngayon sa malaking problema, malaking krisis na kinakaharap natin. Talagang ang hirap ay ayaw-ayawin. Sabi nga natin sa Tagalog, hindi mo alam ko ano ang hirap po ayaw ano tawag natin ayaw-ayawin. O kaya kung anong klase pa ng math ang gagamitin natin, o equation, para natin maayos itong problemang ito. Napakabigat na hamon ito, Secretary. Pusin ko lang itong tama ka dyan, Senior Ray. Mm. Pero alam ko naman na siyempre kung makikita ng ating mga constituencies, yung mga manggagawa sa kanamumuhunan, na tayo po ay seryoso, matapat at talagang yung direksyon na pinupuntahan natin. Ang layunin talaga, magkaroon ng environment na conducive to partner investment, mm-hmm, at ang mga benepisyong lalabas dyan ay will be mutually beneficial sa magkabilang panig. Mm-hmm. Eh, palagay ko naman siguro yung kanilang mga agam-agam, kung sila ay makikiisa o tutulong, mawawala siguro at lalong lalakas, bibilis. Kasi yung unang cabinet meeting ni Pangulong Bongbong Marcos, na siya mismo nag-report sa kabinete tungkol sa Department of Agriculture kung anong direksyon. Mm-hmm. Nakaka-inspire yun, no? Ang Pangulo, medyo handang take on the hit, no? Okay. Yung nasabi. Mm-hmm. Bakit naman yung mga miyembro ng kanyang gabinete hindi magpapakita ng doble pa sigurong dahil makita mo, mm-hmm, ang leader ng ating bansa, leading, mm-hmm, by example. So the cabinet member should follow suit. Dapat sumunod at siguro medyo sama-sama kaming magtrabaho, yun ang patagubili, no? Work together, dapat malaman ng kaliwang kamay ang ginagawa ng kanang kamay. Hmm. At sa
sabay tayong bubuhat, haharap sa mga problema, and hopefully, yung target na reduction ng poverty rate na ngayon ay medyo mataas, pagdating ng 2028, ano na lang yan, na single digit na. Ano nga? 9% ang target. Opo, yun ang target rate, eh. No? Mm-hmm. Eh pero kung lalo pang gaganda ang pagkilos, no, at medyo talaga makikita natin, mahihimok at mahihikayat natin ang mga investors, local at saka foreign, na maglagak ng puhunan. Kasi yun nga, merong ease in doing business. Mm-hmm. Nakita nila na talaga mga pulisiya, predictable, no? At saka nandiyan yung suporta ng gobyerno, both national at saka yung local, no? Kasi importante ang interplay ng national at saka local, dahil yung mga kailangan pagsisimula ng negosyo nanggagaling sa local, di ba? So medyo yan, mahigpit din ang aming close din ang aming pakikipag-ugnayan at sa Department of Interior Local Government. At nagpahayag naman ng anong suporta, no, magandang suporta at pagtutulong si Secretary Benhur Abalos, no. So medyo nakakaano na sana kung sama-sama talaga kami, Senyor Ray, sa tulong din ninyo, no, sa pagpapaabot ng mga dapat na ginagawa ng atin pong pamahalaan ay siguro yung pangarap ni Presidente Bongbong Marcos na ang bayan babangon muli ay magkakaroon ng katuparan. Maraming salamat, well said, Secretary Laguesma, sa pagbibigay daan mo, at maraming salamat sa pagbibigay daan mo dito sa aming palatuntunan minsan pa dito po sa Senyor Balita. Maraming salamat din, Senyor Ray. Bye-bye. Mabuhay ka, Sek. Si Secretary Bienvenido Benny Laguesma, Secretary of Department of Labor. Nagatid sa ating orasan para tayo pansamantalang magpaalam. At bago tayo magpaalam, ang ating nahamalagang mensahe mula po sa ating chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. No matter how many of your wishes remain unfulfilled, no matter how many of your problems remain unsolved, no matter how down, desperate you are, if you have someone who loves you for being you, your life is worth living. God is that someone who loves you truly. He is greater than your problems. Trust and have faith. Please stay safe. God bless you. From our chairman, Aliw Broadcasting Corporation, Edgard Cabangot. Maraming salamat, Chairman. With that, si Senyor Palay Pacheco nagsasabing, minsan pa, hasta mañana! Bye-bye! Ang tabayanan po namang sa loob ng ilang sandali ang mga balita natin sa ating IZ Balita Nationwide pagkalipas po lamang ng ilang sandali. Bye-bye! Senyor Balita! Senyor Balita! 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 Balita!